Kasi na muli tayo ay nagkaroon ng pagkakataon sa oras na ito, sa araw na ito, no? Alam niyo, maraming tao hindi nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, lalo sa mga ibang bansa na pinagbabawal yung ganitong pagtitipon, no? Tayo po ay isa sa mga mapalad, no, na mga tao, no, dahil tunay nga na ang mga anak ng Diyos, no, ay tayo tinawag upang ipahayag ang kanyang kabutihan at ang kanyang kalooban, no, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sa kanyang mensahe sa araw na ito? Amen. Ang title nito, mga kapatid, basahin natin, A Living Sacrifice, no? So kanina nabanggit ho sa prayer ni Brother Roger, no, yung Romans 12:1. At yan po ang ating itatopic sa araw na ito, no? It's all about being a sacrifice unto God. Now, we offer the totality of our being to God. At yan nga po yung tinatawag na buhay Kristiyano. Sabi ni Apostle Paul, I have been crucified in Christ. No, no longer I shall live, but Christ live in me. No? Na tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, hindi para sa ating sarili, hindi para sa kung anong mga bagay sa mundo na nais nating makamit, kundi ang ating highest goal, no, pinaka-priority natin is to glorify the Lord. Amen. At paano pong paraan na mag-glorify natin ang Panginoon? Tayo ay magkaroon ng buhay na sakripisyo sa ating buhay, no? So, pag sinabi pong sacrifice or sakripisyo, no, ano po ang naiisip natin? No, mahirap o madali? So, nasagot na natin ang tanong kung mahirap o madali bang maging Kristiyano? A living sacrifice, holy and acceptable to God. No? Mahirap, kapatid, sa ganang ating sarili. Alam ng Diyos, kung pairali natin yung ating sarili, hindi natin maabot yung standard ng Diyos, katuwiran ng Diyos. Kaya po pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu at napakahalaga nung pagbabasa natin, pagme-meditate natin at nung pakikinig at pakikinig natin ang salita ng Diyos. Doon ho nagsisimula yun. At kapag narinig natin ang salita ng Diyos, anong ginagawa natin, mga kapatid? No? Mini-meditate natin, no? Kasi pag di natin mini-meditate or laging inaalala ang salita ng Diyos or binubulay-bulay sa ating sarili, mahirap natin maisabuhay yun. Kasi kung ano yung laging nasa isip mo, kung ano yung laging inaalala mo, yun ang iyong maisasabuhay. Amen. Kaya na, yung kadugtong nitong Romans 12:1, Romans 12:2, syempre, verse 2, renewing of the mind. Yes. Amen. Magsisimula sa pagbabago ng ating pag-iisip. Kasi kung ang isip natin ay punong-puno ng mga bagay sa mundo, hindi ho tayo magiging living sacrifice unto the Lord. This is a challenging Bible verse, actually, mga kapatid. Challenge to sa lahat sa atin. Kung sino talaga ang gusto at willing at available na ialay, i-offer sa Diyos ang kanyang buhay. Buhay na sakripisyo. Amen. The Apostle Paul urges Christians to live out the truth they have received by offering their whole beings in service to God, sa paglilingkod sa Panginoon. So, dapat pong malaman natin na ating, na kaya tayo nilikha ng Diyos. No? Yung purpose ng pagkalikha sa atin ng Diyos is to serve Him, to glorify Him. Amen, mga kapatid. And sabi doon ni Apostle Paul, I beseech you. Ano yung sa Tagalog? Sabi ni Apostle Paul, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. No? Gaano tayo kinahabagan ng Diyos, mga kapatid? No? Tayo lahat ng tao na makasalanan, no? Deserve natin ang impyerno, eh. Ito ang good news, mga kapatid. No? Pero dahil sa grasya ng Panginoon, tayo nagkaroon ng buhay na pag-asa. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay, no? Nagkatawang tao, inalay niya ang kanyang buhay upang muli tayong makabalik sa relasyon natin sa tunay na Diyos. He is the way, the truth, and the life. Panginoong Jesucristo.
Kaya sa masaganang, dahil alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, ko'y nakikiusap sa inyo. Naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa mundong ito, maraming iba't ibang klaseng pagsamba. Amen. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, no? Aminin man nila o hindi, meron silang sinasamba. Lahat ng tao may sinasamba, mga kapatid. Hindi maaari wala. Pwede yung sarili mo, pwede yung kayamanan, pwede yung ibang tao. Lahat ng tao merong sinasamba. Amen. Ngunit, tayong mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, paano ba ang ating pagsamba? Umattend tayo sa church, sumamba na ba tayo nun? Umattend akong service, okay na yun, sumimba na ako. Diba? Na bendisyonan na ako. Okay na yun. Ah, pagsamba na yun. Yun ang isip ng iba, hindi po ba? Na basta sumimba ka, yung iba nga, kahit napadaan lang eh. Napadaan lang sa simbahan, and then okay na yun. Basta sumimba na ako. Amen. Pero hindi nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Bakit ho? No? Dahil ang tunay na pagsamba ay merong pagsasakripisyo. Amen. Mga kapatid. Kaya sabi, alang-alang sa habag ng Diyos, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Hindi po basta-basta tayo sumasamba sa Diyos. Amen. Yung praise and worship, yes, that is part of worship. No? Pero kung wala sa ating puso, kung hindi si Kristo ang sentro ng ating pag-awit, pagpupuri, pagpapasalamat, hindi po yun reasonable service unto God. Amen. Halimbawa, ikaw yung member ng music ministry, basta tumugtog na ako, okay na yun. Is that a reasonable worship, service to God? No? So, alam natin, no, ang katotohanan, maraming nagsiserve sa mga churches. Na, halimbawa, music, no? And then, yung iba, after makatugtog, okay na, hindi na nga makikinig ng message. Lalabas na doon, eh. Kasi tapos na daw yung kanilang yung pagsamba. Yun ba ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? A living sacrifice. Paul asserts that offering our entire bodies as a living sacrifice, holy sacrifice, the kind God finds acceptable. No? Maraming sumasamba, pero hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Alam po ba natin yun, mga kapatid? Yes. Hindi lahat ng pagsamba tinatanggap ng Diyos. Sino ba ang magtuturo sa atin kung paano ang tamang pagsamba? Ang tao po ba o ang Diyos? Ang Diyos. Sino po ang nagkatawang tao na pumarito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At itinuro niya kung paano ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hindi sa lugar yan, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi sa kung anong, kung saan ka nakatapat, kung si kanino ka nakaharap, no? Ang Diyos ay nakatingin sa puso mo. Amen. No? Kung sa kanya ka talaga nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba. Amen. So, the kind God finds acceptable, yung sinasabing holy sacrifice, reasonable service, sa mga Bible translations, no, are somewhat split about what Paul means by this richly complex expression. Kasi po, marami hindi naiintindihan yung pagsamba o yung reasonable service. Ang servisyo or service refers to divine service or worship. No, banal na pagsamba. Sa Greek word, no, kasi sa English, yung logikos, no, or logikos, reasonable, ibig sabihin, no, which can mean rational or proper worship.
Amen? Merong proper eh. Pag may proper, meron bang improper? Yes. Pag may totoo, meron bang hindi totoo? Yes. Hindi totoong pagsamba, pakitang tao lang. Ano po? So, ang hinahanap ng Panginoon, yung living sacrifice. Amen. Na pagsamba. Amen? Paul may have had in mind worship that reflects an accurate understanding of the gospel and a well thought out response, yung tugon, no, yung pagtugon natin sa ginawa ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, walang iba kundi pagsamba, no, walang ibang katanggap-tanggap, no, na pag-response or pagtugon natin sa ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin kung hindi yung pagsamba, no, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi, on the other hand, logikos can also mean spiritual, no? Indicating worship that springs from a person's heart. Ang pagsamba ay bumubukal mula sa puso ng tao. No? Pagkakilala mo sa tunay na Diyos, that you trust Him, you put your faith in Him, at pinagpasalamatan mo, pinupuri mo ang Diyos, sinasambo mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa buhay mo. Amen. At yung kabuuan ng buhay mo sa isip, no? As opposed to physical sacrifices and ritual offerings. So maalala natin sa Old Testament, pag sinabing sakripisyo, pinapatay. Amen? Mga hayop, pinapatay. Tinadala doon sa altar. No? Sinabi dito sa New Testament, a living sacrifice. No? Parang mapapaisip kayo. Kasi sacrifice, di ba dapat pinapatay yun? Pero ba't sinabi, living sacrifice. No? We embrace a crucified life in Christ. No? At iniwan natin yung worldly life natin. Yung makamundong buhay natin. No? Yun po ang living sacrifice. Ididenay mo yung sa sarili mo. Amen? Kaya sabi po, not conform to the pattern of this world. Kaya magkadugtong yan eh, no? Hindi mo dapat puputulin lang doon. Para maunawaan mo kung ano ba yung pinapahayag ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse 2, huwag kayong makiayon. Yun pala yung sacrifice, ano? Kasi hindi naman madaling umiwas, brother din, sa mga nakasanayan ko ng kaibigan na kasama na dati-dating mga ginagawa namin, no? Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ayun, doon nagsimula yung living sacrifice. Amen? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? So, ang pinakauna, mga kapatid, sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. May period. No? So, ibig sabihin, utos ba yan? Yes. Ang napansin natin? Yes. It's a command. No? Wag. Pag sinabing wag, ano yun? Inuutosan ba tayo nun? Or yes. Suggestion lang? Yes. Utos ko nun. Diyos yun. No? Sa pamamagitan ni Apostol, Apostol Pablo, sabi, huwag kayong makiayon. Pag sinabi Lord, huwag yan. No? Huwag mong gawin yan. Yung mga makamundong bagay, huwag. Bakit? Dahil mawawalan kabuluhan, anumang uri ng gawin mong pagsamba kapag nakiayon ka sa sanlibutan. Amen. Kaya sabi, sa halip, ayun pala, ang solusyon, no? Paano tayo hindi makikiayon sa takbo ng sanlibutan? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Nagsisimula po sa ating pag-iisip. Ngayon, ang tanong, ano ba ang laman ng ating mga isip? Ito ba ay puro pang sarili, pag-aalala, takot, pangamba, no? Yung bang habang sumasamba ka sa Diyos, ang dami mong naaalala.
No? Na para bang hindi mo siya pinagkakatiwalaan ng mga alalahanin na yan. Amen. Ano ang laman ng ating isip? No? Ano yung priority natin sa ating buhay? Kasi po, dyan yan eh. Yung, dyan nagsisimula yan eh, sa pag-iisip natin. So, kaya sabi, as in worship, no? The word can also be rendered true worship that does not conform to the pattern of this world. Yung ating pagsamba ay hindi katulad ng pagsamba na ginagawa ng sanlibutan. Amen. Kung hindi, kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. But instead, reveals a renewed and transformed mind. Iba ka na ngayon mag-isip. Amen. Dati-dati, ano yung isip mo? Distorted yung isip mo. Bakit? Punong-puno ng mga bagay sa libutan eh. Na-register sa isip mo yan eh. Amen. Naging malisyoso ka, malisyosa ka. Tama? No? Yung may nakita ka isang bagay o isang tao na halimbawa pumunta doon sa lugar na iyon, iba na agad yung isip mo, ay siguro si sis nagsabong siya doon. Kasi lumiko eh. No? Tapos kinuwento mo na dami ng dagdag. Kumusta yung ating pag-iisip, mga kapatid? No? So, ganun ho eh, di ba? Yung dahil sa takbo ng sanlibutan. Amen. Isip mo, puro paninirang puri sa iba. Isip mo, puro inggit. Puro galit. Paano ka makakasamba sa tunay na Diyos kung ganyan ang isip mo? Yes. O isip mo, puro negatibo. Negatibo po tungkol sa ibang mga tao. Hindi mo nakikita yung kagandahan sa buhay mo, yung mga blessings ng Diyos sa buhay mo. Lagi mong nakikita, naiisip yung mga wala sa iyo. How can you worship God kung pag ganyan ang isip mo? Paano tayo makalapit sa Diyos kapag ganyan ang isip mo? Punong-puno ng pag-ayon sa takbo ng sanlibutan. Amen? So, ganun ho eh. Nais ng Panginoon, sabi doon, hayaan natin siyang baguhin ang ating isip. No? Pag sinabi po kasi isip sa Biblia, tumutukoy din yun sa ating puso. Amen? Kasi doon na itatanim eh. Lahat ng mga bagay. Diba? At doon bumubukal. And from the abundance of the heart, the mouth speaks. Lumalabas ang tunay mong puso, kapatid. Dahil lumalabas mismo sa bibig mo. How can we worship God kung ganyan ang laman ng puso mo? How? Huh? May paraan ba? Yes. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Walang ibang makapagbawago sa atin kundi ang Diyos. How? Pakinggan mo yung salita niya. Sabi ng Panginoon, anak, akin na yung puso mo. Paano natin may bibigay sa Diyos yun? No? Lagi mong pakinggan yung sinasabi ng Diyos. Amen. Para mabago ang isip mo. Amen. Alam natin sa mga advertisement, paulit-ulit. No? Kaya yun yung binili mong sabon. Kaya yun yung binili mong gamit sa bahay. Dahil paulit-ulit na nare-register sa isip mo, that thing is good. Yung pagkain na yun, masarap yun, sabi sa advertisement. Amen. Register sa isip mo yun. No? So, ganun din po sa pananampalataya. Pagdating sa spiritual, mga kapatid, ano ang laman ng ating puso? Ano ang laman ng ating isip? Kasi, apektado yan yung pagsamba mo. Amen, mga kapatid. Marami kang tinatago sa isip mo, sa puso mo. Apektado ang pagsamba mo sa Diyos. That's a hindrance. Amen. Kaya sabi, do not conform. Do not conform. Utos yun ng Diyos. Huwag. Pag sinabing huwag, iwasan mo. Iwanan mo. Talikuran mo. Inuutusan ka ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil kapag nakiayon ka, tinuloy-tuloy mo yan,
hindi ka makakasamba ng maayos sa Kanya. Amen, mga kapatid. Kaya sabi, not conform to the pattern of this world. Eh, yung pinapalagi mong pinapanood, eh, chismis sa TV. Lagi kang mang stalker ka ng buhay ng may buhay sa Facebook. You compare, you always compare your lives to others. Now tell me, how can you worship God in spirit and truth? Amen? You're too busy comparing yourself to other people. You're too busy to compete. For you, life is a competition. Now tell me, how can you worship God in spirit and in truth? No? Wala doon yung sentro eh. Yes. Ang sentro mo, makipagkompetensya. Ang sentro mo, maitaas ka. Your God is yourself. No? At sasabihin mo, ikaw ay Kristiyano kasi umatid ka ng church service. Is that how you became a Christian? No. No. Kaya this verse, mga kapatid, this is a challenging verse sa lahat sa atin. Amen. Amen. Sabi, instead reveals a renewed and transformed mind, able to test and approve what God's will is. No? Kasi kapag yung isip mo renewed by the Word of God, by the Holy Spirit, yes, by the Gospel, magagawa mo ang mabuti sa harap ng Diyos. Amen. Kasi yun nasa isip mo eh. Pero kung ang isip mo ay punong-puno ng bagay sa mundo, mga kamunduhan, mga pansarili, hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga itong topic na ito because it all starts, no, with how you worship God. What is your position sa relasyon mo sa Diyos? Amen. So, kaya sabi doon, His good, pleasing, and perfect will. No? Kaya minsan, bakit hindi ko magawa? Di ba? Bakit hindi ko siya magawang mapatawad? Sabi ng Diyos, ako'y magpatawad. Bakit hindi ko magawang iwanan itong pinapabitawan sa akin ng Diyos na kasalanan? Bakit? No? Dahil hindi mo nasunod yung una na sinabi. Ano yun? Huwag. No? Makiayon. At hindi mo pa marahil nagagawa yung solusyon ng Diyos. Ano yung solusyon ng Diyos? Hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong puso. Ang iyong pag-iisip. Sa ibang translation, no, sabi doon ni Apostle Paul, Dear brothers and sisters, I plead with you, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Apostle Paul, to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship the Lord. Naalala niyo sa Old Testament, yung pagsamba, di ba? Siya, kinakailangan magpatay ng hayop. Anong klase? Basta-basta lang ba hayop? Hindi basta-basta. Yung walang kapintasan. No? Perfect sacrifice. Yes. A perfect sacrifice. Yun yung sa Old Testament, naalala natin. Amen. Hindi basta-basta yung binigay mo na, okay na yan. No, may isakit, no, yung hayop na i-sacrifice sa Panginoon. Acceptable ba yun sa Lord? Hindi. No? Merong sacrifice na acceptable talaga at kalugod-lugod talaga sa Panginoon. Meron namang sakripisyo na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sino bang pagbibigyan mo? Basta-basta lang ba yung pagbibigyan mo? Basta-basta lang ba yung inaawitan mo? Yung pinapupurihan mo? Anong tingin natin sa Diyos? No? Anong tingin natin sa Diyos? Na parang wala lang? Parang binabaliwala lang natin siya?
Anong klaseng pagsamba ang pagsamba natin sa Diyos? Amen? Kaya nga, nung maalala niyo sa bayang Israel, nung Old Testament, no? Nagalit ang Panginoon eh. Where is my honor? Amen? Kasi ang pagsamba sa Diyos yun eh. Binibigay lang nila yung basta. Basta naka-attend na ako, okay na yun. Pero hindi naman nakikinig, hindi sinusunod, walang sacrifice sa buhay niya, walang total surrender, kaya walang pagbabago. No? Kahit maghapon tayo, manalangin sa Panginoon, kung ikaw mismo, hindi mo tinatanggap yung salita at utos niya, katulad nito, na huwag kang makiayon sa mundong ito. No. Wala din. Diba? Hindi rin karapat dapat yung ating pagsamba. Ang pagsamba po, mga kapatid, hindi basta-basta. Yes. Hindi basta-basta. No? No matter how we interpret reasonable service, we can conclude that God desires worshipers. Ano yung hinahanap ng Ama? True worshipers. Yung totoong sumasamba sa Kanya. Amen. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung reliyoso ka lang. Hindi yung tinuro ng tao. No? Kundi yung tinuro ng Panginoong Jesus. Amen. Na pagsamba. No? Kaya sabi, true worshipers, hinahanap ng Diyos, who offer Him authentic, to talagang tunay, yung mula sa puso, heartfelt, and radically lived out devotion. Ayun. Paano malalaman kung totoo yung pagsamba mo? Kapag nakikita mo yung pagbabago, ikaw mismo nakikita mo yung pagbabago sa buhay mo. No? Kasi, hinahayaan mo eh, na baguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Hindi na ikaw yung nasusunod. Yes. Ngayon, kung ikaw pa rin yung nasusunod sa buhay mo, ikaw yung hari ng buhay mo, your worship is in vain. Nonsense. Amen? This is the truth. I tell you, this is the brutal truth in the Word of God. Not all worship is acceptable to God. Amen. Kaya sabi, it must be based on a solid foundation. Ano yung pundasyon? Salita ng Diyos. Magandang balita. The gospel of truth. What is the gospel? What is the good news to you? No? Na tayo, we deserve hell. But here comes the Savior, the Lord Jesus Christ. Because of His grace, dahil sa Kanyang malaking habag, sabi ng Apostle Paul, niligtas tayo ng Panginoon. Sinakripisyo niya yung Kanyang sarili. Diyos ho yun ha? Diyos siya na nagkatawang tao. Nagpakababa, sa pinakamababa. No? To die on the cross para tayo ay matubos mula sa tiyak na kapahamakan. Do we realize kung gaano ka laki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Gaano tayo kamahal ng Diyos? Gaano tayo kinaawaan ng Diyos? Gaano kalaki yung grasya niya, yung kapatawaran ng Diyos sa atin? At ngayon, ano yung tugon natin sa ginawa ng Diyos na sakripisyo? Yung basta-bastang pagsamba lang? Yung basta-basta na pamumuhay, na paisi-isi lang, no? Hindi ka nagbabantay sa pamagitan ng prayer. Sabi ng Panginoon, be watchful, be careful. No? You must be led by the Holy Spirit para hindi mo mapagbigyan ang nasa ng laman. Amen. How? No? You meditate yung Word of God. Amen. Spend more time in His Word, in His presence. No. Kasi kung saan ka babad, kapatid,
yun ang magiging kulay mo. Yes. Amen? Saan ka ba nakababad? Kaninong presensya ka bumababad? Oh, halimbawa, di ba? Sa presensya ng sugal, lagi kang naroon. Kaya ang tawag sa iyo, sugarol. Presensya ng inuman. Lasenggo, lasing, sasinggero. Hindi ba yung tawag eh? Amen? Presensya ng kamunduhan, ng bisyo. Di ba? Doon ka babad. Pero kung sa presensya ng Diyos, anong tawag sa iyo? Mananampalataya. Mananambahan. Sa tunay na Diyos. Yun ang tawag sa'yo. Kasi babad ka dun eh. Babad ka sa salita niya eh. Amen? So yun po ang nararapat na pagsamba sa Diyos. No? Hindi yung Sunday, okay, babad tayo sa presensya ng Diyos. But from Monday to Saturday, maalis ka dun sa presensya niya. No? Iba-iba ka bumababad. Amen? So social media, no? Or any kind of worldly things, no? Doon ka bumababad. So, papaano ngayon, kapatid? Nakikita ba natin ang ating sarili? Kung talaga bang katanggap-tanggap ang pagsamba natin sa Diyos? Amen? Apostle Paul wants his readers to understand kung ano ang pagsamba. No? It's no longer a system of ceremonial offerings and sacrifice. Ang pagsamba sa Diyos, hindi iyon yung mga ceremonias. Hindi iyon yung mga ginagawa katulad ng ritual sa Old Testament. Hindi iyon ang pagsamba na nakatanggap sa Diyos. Kaya nga inalis na yun eh. At ang punong pari na natin ay ang Panginoong Jesus na tagapamagitan sa Ama. No? Kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin, hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. The question is Jesus your Lord? Who is Jesus to you? No? Is He just a teacher? Just a prophet? Is He just your provider? Is He just your healer? Kaya ka lumalapit sa Kanya. Dahil sa makukuha mo sa Kanya. Who is Jesus to you? Is He your passport to heaven? Who is Jesus to you? Mga kapatid, sino siya sa buhay mo? Mahalaga ba siya sa buhay mo? Mahalaga ba yung sinasabi niya sa Biblia para sa iyo? O mahalaga lang siya kapag delikado na ang sitwasyon mo? Hinahanap mo lang siya kapag kailangan mo. For emergency use only. Who is Jesus to you? Are you ashamed of the gospel? No? Are you ashamed of sharing Jesus to others? Of proclaiming His goodness? Nakukornihan ka ba? Napapaduyan ka ba? Pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, who is Jesus to you? Amen? That's how you know if you truly worship the Lord. Kung sino si Jesus sa iyo. Amen po, mga kapatid. Kaya sabi, pagsamba sa Diyos, not its ceremonial offerings and sacrifices. Today, our acts of worship flow from the inner self. Amen? Doon sa John chapter 4, no? Yung sa babaeng Samaritana, no, na nakatagpo, na-encounter ng Panginoon.
Sabi daw, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Bakit niya sinabi ngayon na nga? Dahil nandun na siya eh, ang Panginoong Jesus eh. Amen? Andun na eh. Kaya sabi, na ang mga tunay, look at the word, mga tunay, ibig sabihin may mga peke ba? Meron. Mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang inanais ng Ama. Tinuro naman ito pala. Kung papaano. Amen. Yung katanggap-tanggap. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po talaga mula sa Panginoong Jesus. Salita niya ito. Malinaw po ba ang sinasabi ng Panginoong Jesus? Kung walang kwenta si Jesus sa iyo, hindi mo to susundin, hindi mo to pakikinggan. That's why I ask you, who is Jesus to you? Is He the Lord of your life? Ang may akda ng buhay mo? Ang may-ari ng buhay mo? Alam mo ba yun, kapatid? Hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo? Yes. Yan ang binubulong sa iyo ng Diablo. No? Nakakalungkot. May mga magulang. Kaya sabi sa kanilang anak, anak, be yourself. Just be yourself. Anong sabi ni Jesus? Deny yourself. Yes. Take up your cross. Sacrifice. Hindi ikaw ang masunod. Amen. Deny it. Embrace the crucified life in Christ. Iwanan mo yung worldly life. Deny it. Say no to the world. Deny it. Hindi yung sasabihin natin, be yourself. No. Merong dinisenyo ang Diyos kung paano tayo mabuhay. Hindi yung kanya-kanya tayo kung paano tayo mabuhay. Hindi yun. Deny yourself, sabi ng Panginoon. That's how we worship the Lord. A living sacrifice. Amen. Sabi ito, no? Ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Makakalapit ba tayo sa Diyos? Makakasamba ba tayo sa Diyos? No. Kung hindi nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Kung patay tayo sa Espiritu, we cannot. Kaya napakabuti ng Panginoon. Dahil sa Kanya, those who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Tinatakan ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, nakakasamba ka ng tunay at totoo sa Diyos. Because of the Holy Spirit, the Spirit of Truth. Amen? Kaya sabi, church age, worship is both cognitive and spiritual. Our reasonable service is rational or reasonable, acceptable, because it grasps the truth of what Christ has done for us. Amen? Dahil sa Panginoong Jesucristo. And then, responds to that knowledge with a grateful heart. Ano yung nalaman nating good news? Na si Jesus ang siya lamang Panginoon. Siyang nagligtas sa atin. Siyang nagpatawad sa atin. No? Sa pamamagitan ng kanyang finished work of sacrifice on the cross. He is the end of the law. Christ is the fulfillment of the law. Na hindi natin masunod-sunod. Walang sino man ang nakasunod sa batas ng Diyos. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, tayo naligtas. Amen. Pwede bang ngayong oras na ito, makasigurado ka? No? That when you die, you'll be with God. Pwede ba yun? Amen.
Ano sinabi ng Panginoon? Yes. Yes. Amen. Tanggapin mo yung sakripisyo ng Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos at Hari ng buhay mo. Yung salita niya, tanggapin mo. Amen, mga kapatid. So, example ulit natin, yung katabi ng Panginoong Jesus doon sa cross. Yung isa doon ay naligtas, yung isa ay hindi. Amen. Yung kriminal na tumanggap sa Panginoong Jesus, marami ba siyang nagawang mabuti sa buhay niya? Kriminal nga siya eh. Noong punto lang na yun, niya na-realize na hari si Kristo. Siya ang Panginoon. Siya ang tagapagligtas. At yun ay tinanggap niya si Kristo sa buhay niya. Nakita ng Panginoong Jesus yung puso ng tao. Amen. Na may pagpapakumbaba, may pag-amin sa kanyang mga kasalanan. No? May pagtalikod sa kanyang mga kasalanan. At tinanggap ang Panginoong Jesus, I tell you today, you shall be with me in paradise. That's grace. Grasya, grasya ng Panginoon. Yun ang good news sa atin, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, pero naging karapat-dapat tayo dahil din sa Kanya. Hindi dahil sa ginawa mo o mga ginagawa mo. Yun lagi ang isipin natin. That's the good news, mga kapatid. Kaya, ang sentro natin sa pagsamba, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Reasonable service, yun ang acceptable sa Panginoon. Yung tinatanggap natin siya, yung kanyang salita. Kaya, ang response natin doon ay with a grateful heart. No? Talagang sa kanya lahat. Ang papuri, pagsamba, at pasasalamat. No credit. Wala kang igagrab na credit na para sa iyo. Na kaya mo narating yan ay dahil sa iyo. Diba? No credit. It's all for the glory of God. Yes. Amen. Yun ang a grateful heart, wholehearted devotion. Hebrews 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayanig. Amen. Bakit tayo pasalamat sa Panginoon? Tumanggap ka eh. Hindi mo naman trinabaho yun eh. Hindi mo pinaghirapan. Iba yung naghirap, pero ikaw yung tumanggap. Diba? Narinig natin yan eh. Ako yung nagsaing, pero iba yung kumain. Narinig natin yan? Ito yun eh. Sino nagpakahirap? Ang Diyos din. Wala na yung isa sa atin. Amen? Tapos magsakripisyo lang tayo sa oras, hindi pa natin magawa. How can we worship in spirit and in truth? If those little things in our lives, hindi natin maibigay sa Diyos. Our time, our efforts. Amen? Pero ito, grasya na ito, na isa sa pinagpapasalamat natin sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay kahariang hindi nayayanig. Sinabi pa nga ng Panginoon, I prepare mansion for you. Sabi niyo yun, Diyos yung naghanda ng mansion para sa iyo? Doon sa eternity? Kapatid, your life here on earth, buhay mo dito, isang parang patak lang sa gripo. Alam mo kung ano yung eternity? Yung buong karagatan. Sabi sa Biblia, ang buhay natin dito parang usok lang, vapor lang, sumingaw lang. Pero saan tayo patungo? How can I be sure? May sagot ka ba doon, kapatid? Who is the answer? Who is the answer?
How can you be sure? Mapupunta ka doon sa pinangako ng Diyos na paraliso. Dahil umatid ka sa church, sure ka na? No. Sure ka na yan? No. Dahil member ka ng DOCGM o kahit anong sekta, sure ka na? No. Am I talking to you right now? Amen? Dahil sumalib ka sa isang relihiyon, sure ka na? Ano sinabi ng Panginoon? I am the way. Sabi niya pa, I am the gate. No? Walang ibang pintuan patungo sa buhay kundi siya. Dahil siya ang buhay. Amen? Yes, sinabi ng Panginoon, marami sumasamba, Panginoon, Panginoon, tumatawag sa Panginoon. But in the last days, when Jesus returned to this earth, ano'y sasabihin niya doon sa mga peking sumasamba sa Kanya? Hindi ko kayo kilala. Ginamit niyo lang ako para yumaman kayo. Ginamit niyo lang yung pangalan ko para sa pansarili niyong hangarin. Ginamit mo lang yung pangalan ni Jesus para mapagtakpan yung tinatago mong kasalanan. Ano ang totoo sa buhay mo, kapatid? Ginagamit mo ang Diyos o ang Diyos ang gumagamit sa iyo? Who is Jesus to you? Amen? Kaya sabi, sambahin natin ang Diyos sa paraan kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Paano natin ginagalang ang Diyos? Paano yung sinasabing reverent fear? Ito yun eh, sa English eh. Reverent fear, antugang. Yun ang paraang pagsamba sa Diyos. Paggalang at pagkatakot. Amen? Paggalang na may pagkatakot sa Diyos, mga kapatid. Hindi yung ano ba yung sino ba yung ginagalang natin ang Diyos? Paano natin siya ginagalang? Yung salita niya. Amen? Yung salita ng Diyos. Paano natin ginagalang ang salita ng Diyos? Tinatanggap natin. Pag kinorek tayo, tinatanggap natin. That's how we respect. That's how we fear the Lord. Pero marami sa Pilipinas, walang takot sa Diyos. Sinabi na ng hindi dapat yun ang pagsamba, yun pa rin ang ginagawa. At ano yung sineselebrate nila this month? Ginamit pa nila yung rainbow. Nakakabastos. Nakakabastos sa Panginoon. Ang rainbow, mga kapatid, no, sa Griego, tumutukoy yan sa ceasefire, sa habag ng Diyos. No? Na ang isang warrior na may pana ay ibinaba niya yung kanyang sandata. Yun ang rainbow. Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yung palatandaan nun ay rainbow. Sino gumagamit ngayon? LGBT. Rainbow. Love is love. Tama? Sa unang pandinig, oh nga, no? Love is love. With feelings. Love is love. Pero kung ginagalang at may takot ka sa Diyos, God is love. Hindi love is love. Kung ano yung naramdaman mo, love na yun. Hindi yun yun. God is love. Hindi love is God. No? Huwag mong babaliktarin. Huwag mong ititwist. God is love. Yun ang totoo. Mahal ba ng Diyos yung mga kababayan natin nandoon sa LGBTQ plus? Yes. Yes. Pare-parehas tayo. No? Pero, tanong, tinatanggap ba nila yung offer ng Lord?
This is my offer to you. Yun ang sabi ng Panginoon. This is how you worship me. Ito ang pagsamba. Ganito kayo dapat mabuhay. Huwag mong palitan yung binigay ko sa iyo. Huwag mong iparitoke yan. Amen. We are in the last days. We see terrible things happening right now. Harap-harapan. Yes. Kung alam nyo lang, mga kapatid, kung nabalitaan nyo, merong pagtitipon nung nakaraan sa Amerika ng mga satanista. They are proud. Pinupunit ang Biblia. Tinatapakan. At yung sinasabi nilang unbaptized, nag-unbaptize sila. Yung mga dating daw, naging Christian, ina-unbaptize nila. May nilalagay sila sa noo, hindi ko alam kung ano yun. Yun ay tatak ng Diablo. The world tells us, be who you are. Yes. Yan ang sinasabi ng mundo. Yan ang sinasabi ni Satanas. But the Lord is telling us, deny yourself and follow me. That is your identity. Yun ang ID mo. Hindi yung feelings mo. Because feelings, the heart is deceitful above all things. Who can change our hearts? The Father. He's the one who can change our hearts. Paano? Hayaan mo siyang baguhin ang isip mo. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Hingi tayo ng tawad sa Kanya. Sa mga makamundong pag-iisip natin. Sa mga makasariling pag-iisip natin. And then walk in the light. Walk in Jesus. Amen, mga kapatid. So, sobrang delikado na ng panahon natin. I don't know kung nadidiscern nyo. It's very, very terrible times. No? There will be perilous time, sabi sa Biblia. Yung pandemya dumaan, hindi pa yun. Mga kapatid, those are the signs that Jesus is drawing near and near in this world. Mga kapatid, amen. So, basta-basta lang ba ang pagsamba natin sa Diyos? O let us sacrifice. Draw near to the throne of grace, God, with a grateful heart. Nang walang anumang pagre-reklamo, puro papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. Kaya sabi, only when our minds are transformed and renewed, no longer fixated on the worldly things, but centered unto God. Yun ang ating dapat nasa isip. Sentro ang Diyos. Can we worship Him in spirit and in truth? May paraan ba na pagsamba sa espiritu at katotohanan? Yes. You must be born again. Born in spirit. Born from above. Amen. Kaya sabi, today our reasonable service is expressed through the presentation of our whole bodies to God in gratitude. No? Kaya pag nagpa-praise and worship tayo, andoon eh. Diba? Yung grateful heart, yung praise sa Lord, yung tunay na pagsamba. 1 Corinthians 6:19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Nasaan ang Espiritu Santo? Nasa building? Malinaw po, no? Nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Sino nagbigay? Ang Diyos. No? Hindi yan galing sa kung sinong naglay hand sa iyo. Amen. Akala nila doon na re-receive lang 'yon. No. No? Pwede ba ngayon oras na ito ma-receive mo ang Holy Spirit? Amen. Sa buhay mo pumasok na 'yon? Amen. Yes. Who is Jesus to you?
Amen? Hindi ninyo pag-aari yung katawan na yan. Huwag kung ano-anong gawin mo. Huwag kung ano-ano yung iniinom mo. Kung ano-ano yung ginagawa mo sa katawan mo. Hindi sa'yo yan. Amen. Amen. Yes. Kanino to? In His image, in His likeness, we were created. Pero si Satanas, ang magnanakaw, napalito para nakawin yon. Yung katotohanan na yon, na para ka sa Diyos. Napalito siya, nakawin, patayin, at wasakin ka. Pero sabi ng Panginoon, napalito ako, bigyan kita ng buhay. Mabuhay ka sa Espiritu. Life of abundance. Amen. Hindi sa atin tong katawan na to. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Walang kasing halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang liwanag mo, no? Yes. Pero ang lagi na sa isip mo, wala kayong pakialam, pastor. Buhay ko to. Sister, brother, wala kayong pakialam. Sa'yo ba yan? No. Ano nasa isip mo? Ang nasa isip natin, hindi sa atin to. Binili tayo sa isang halaga. Pinambili sa atin dugo ng Panginoon. Amen. Nagsakripisyo ang Panginoon para sa'yo. Amen. Hallelujah. Tapos gaganyan-ganyanin mo lang? Yes. Yung katawan mo? No? Lagi mong pinupuyat dahil sa mga makumunong bagay? Basta-basta mo na lang ibibigay yung katawan mo sa iba? Ikaw ba may-ari niyan? Kung saan-saan mo dinadala yung katawan na yan? Ikaw ba may-ari niyan? Akala mo ikaw ang may-ari niyan. Yun ang maling akala. Mga kapatid, ang Diyos na lumikha ang may-ari nito. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga naka-receive talaga ng total healing sa buhay nila, emotionally, not only physically, spiritually, yung talagang naka-receive. Na babasa natin sa Bible, di ba? Amen. Na-delivered sa mga pagpapaalipin ng mga diablo, ng demonyo. Bakit sila delivered? Kasi tinanggap nila si Jesus. Amen. Totally. Kaya totally na deliver sila. Deliverance. Yes. Hallelujah. No? Total surrender. Total repentance. Tunay na pagsisisi at pagyakap sa Panginoon. Amen. No? Hindi lahat nakakatanggap ng healing. Pero yung tunay na mga nakakatanggap ay yung tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Healing emotionally. You are wounded, no? Marami, simula nung pagkabata sila, di ba? Maraming naabuso, di ba? Marami talaga lumaki sa talagang environment na magulo. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Jesus, total healing yung naranasan nila. Bakit? Dahil si Jesus na ang Diyos ng buhay nila. Amen. Hallelujah. Nalaman nila na hindi sila yung may-ari ng buhay nila. Amen? Yung katawan na yan, sa Panginoon yan. Kahit pasukan ng cancer yan, yes, sa Panginoon yan. Kahit anong sakit pumasok dyan, yes, sa Panginoon yan. He can fix you. He can heal you. Yes. If you will just see Him, acknowledge Him as your Lord and your God. Glory to God, prapakan natin ng Diyos, Lord. It's all by grace. It's all by grace. That's how we worship. Kaya sabi ng Apostle Paul, Philippians 1:20-21,
Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Amen. Para po sa Panginoon. Amen. Lahat. Kaya sabi, the Hebrew people, nung una, sa Old Testament, sa sacrifice sila, pero hindi katanggap-tanggap dahil basta-basta lang yung binibigay nila. No? Pero dahil sa sakripisyo ng Panginoon, a perfect sacrifice, lahat tayo naka-benefits. No? Lahat tayo nakatanggap ng grasya, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa Panginoon Jesus. That is the good news, mga kapatid. And now, the Bible says, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Sabi natin, Romans 6:13. Skip na natin yung ibang verse. Sabi doon, huwag na ninyong ipailalim or ipagamit sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ano yung gagawin? Pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Born in spirit. Yes. Pinanganak kang muli, kapatid. Amen. At ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sa katuwiran, sa kabanalan. Meron tayong paninindigan. Amen? Yun po ang sinasabi na reasonable worship. Huwag natin ipagamit ano mang bahagi ng katawan natin. Yes. Sa mundo. Sa kasalanan. Amen? Kaya sabi doon, give yourselves completely to God. Pasakop tayo sa Diyos. Dahil namatay na tayo sa dati nating pagkatao. Yes. Amen. Meron na tayong panibagong buhay kanino? Amen. Sa Panginoong Jesus. Amen. Walking with Jesus. Walking by faith. Our reasonable service now is to be a living sacrifice. Holy and acceptable unto God. 1 Corinthians 15:58. Ano yung sakripisyo? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sino maraming problema dito? Ano yung sinasabi? Hindi lang ito sinasabi, utos to. Kung sumuko. Amen. Ang tunay na may banal na espiritu, ang tunay na Kristiyano, hindi yan sumusuko sa lahat. Amen. Hallelujah. Sumusuko tayo sa Diyos. Amen. At hindi sa kung kanina. Amen. Huwag kayong matinag. Maging masipag. Maging masipag. Maging masipag. Ay, nakatamad naman umatid ngayon. Madami pa akong lalakan. Ang katamaran, kasalanan? Yes. Sabihin mo sa akin. Yes. Ang katamaran, kasalanan, yes, that's one of the deadly sin. Yes. Amen. I praise God. No? 8 years na ako sa trabaho na panggabi, puyatan. But I praise God. Dahil sa grasya niya, no? Narito ako nakapag-serve pa rin sa kanya. Amen. Glory to Amen. God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Amen. For those years in my life, no? Salamat sa Panginoon for those sacrifices, for those realization, for those reflection in myself na hindi ako ang may-ari ng buhay ko. Amen. Kaya maglilingkod ako. Amen. This is not mine. This is not about my glory.
This isn't about my family. This is not about me. This is all about Jesus. Amen. Amen. DOCGM is all about Jesus. Amen. This ministry is all about Jesus. Amen. Hindi sino pangalan. Amen. Hindi sino ang tinataas. Yes. DOCGM is for Jesus. Amen. Glory to God. That's why I tell you, church, worship Him in spirit and in truth. Sakripisyo. Amen. Amen. Hindi basta-basta. I realize for those years, hindi basta-basta ang pagpapastor. Marami silang masasabi sa iyo. Hindi nila masyadong na-appreciate yung mga ginagawa mo. But don't look at them, sabi ng Panginoon. Yes. This is not me. This life is not mine. It's all for your glory. Kasi kung isip natin na, Lord, nakakapagod na. Yes. Nakaka-exhaust na. Yes. No? Pero ano sinasabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Yes. Lord. Walk on. Amen. Glory. Rise. Walk by faith. That's how powerful God's word is. Yes. Amen. Kaya sabi, maging masipag kayo palagi. Palagi. Sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen! Hallelujah! Walang sayang sa Diyos, mga kapatid! Walang sayang sa Diyos! Pag gloria para sa Panginoon, walang sayang. Pag gloria para sa iyo, sayang yan na sayang yan. Kung para sa iyo lang, sayang lahat yan. No? Sayang lahat ng pinagpaguran, pinagtrabahuhan, pinagpawisan, sayang lahat yan kung hindi para sa Diyos. Pero kung para lahat yan sa Diyos, ng sakripisyo na yan, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. That is your reasonable worship. Yun ang totoong pagsamba. May pagsasakripisyo, mga kapatid. Amen. Matthew 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kailangan idinay niya yung sarili niya, itakwil niya yung sarili niya, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano yung first step? Unang step. Sunod ka ba agad? Makakasunod ka ba agad? Hindi. Deny mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Amen. Offer it to God. At ano yung sumunod? Pasanin mo yung krus. Huwag kang magreklamo. No? Oo, mabigat kapatid. Maraming sakripisyo. Yun ang tunay na pagsamba. Kabigat, mga pagsubok, problema, walk on. Go. Serve the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. Go. Make disciples. Go. Share His goodness. Go. Share Jesus Christ. Take up your cross. Go. At dun pa lang, masasabi, nakakasunod ka na sa Kanya. Kapag may sakripisyo na. Kapag meron ka nang iniwang mga bagay na pinabibitawan ng Diyos, doon mo palang mapapatunayan na tunay kang sumasamba sa Kanya. Amen. Hallelujah. Pero kung yung mga pinabibitawan ng Diyos, hindi mo pa binibitawan. Hindi mo tinatakwil ang sarili mong kagustuhan. Hindi ka ba tunay na sumasamba sa Kanya? Philippians 3:8. Oo, tinuturing kong walang kabukan ang lahat ng bagay. Isipin niyo si Apostle Paul. Lahat ng achievements niya, no? Lahat ng nakamit niya, wala lahat yun. Sabi niya Apostle Paul, I counted all as loss. Wala lahat yun. No? Walang kwenta yun.
Dahil ang mahalaga sa kanya ay si Kristo. Amen. Lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Lalong mahalaga. Sino yung pinakamahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo. Yung relationship mo kay Jesus na aking Panginoon. Sino si Kristo kay Apostle Paul? He is the Lord of his life. Siya ang may-ari ng buhay ni Apostle Paul. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kung walang kabuluhan. Yun. I counted it all as loss. Walang kabuluhan yun na itinuturing kong basura. Basura pa nga eh. No? Makamtan ko lamang si Kristo. Yan ang pagdideny sa sarili. Iwanan ka man ng mga dati mong kaibigan. Pagtawanan ka man kahit maging kamag-anak, kapamilya mo. Yes. Si Apostle Paul, lahat iniwan niya. Alam ba natin yun? No? Ang daming benepisyo ni Apostle Paul. Bakit? May posisyon siya sa Rome. No? Mangangaral siya. Isa siyang pariseyo. Alam ba natin yun? Isa siyang pariseyo? Yes. No? Meron siyang mga karapatan o kapangyarihan dun sa Imperyo Romano. Pero iniwan niyang lahat yun. Yes. Dahil lahat yun, ng kapangyarihan na yun, na dati niyang tinatamasa, para sa kanya ay basura. Dininay niyang lahat yun. Hindi na siya si Saul, kundi siya ay si Pablo. Amen. Makamtan niya lang si Kristo. Hindi ikaw yung nakaraan mo. Do not dwell on the past. Hindi ikaw yun. Your identity is found in the Lord in Jesus Christ. Amen? In Christ alone, my hope is found. Amen? Kaya sabi, sacrifices ng Old Testament were dead. Dead sacrifices. But we are now living. Hindi tayo patay. Tayo ay buhay na sakripisyo. Buhay na mga santo. Aba, santo daw kami. Sino nagsabi yun na tayo santo? Si Jesus. Amen. Kanino ka-address yung sulat? For all the saints in Corinth, for all the saints in Philippos. Huh? Ganyan din, sinusulat sa atin to. For all the saints in DOCGM, in Golden City, for all the saints there, ano yung inutos ng Panginoon? Deny yourself. Be a living sacrifice. The perfect model of a living sacrifice who lived and died in obedience to His Father's will, none other than the Lord Jesus Christ. Siya yung pinaka-good, perfect example kung ano ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. We are made alive in Christ and empowered to Him by the Holy Spirit para mabuhay ng matubig. Amen. Kaya, holy living is now our reasonable service. Ang buhay na may kabanalan ang ating reasonable worship, ang katanggap-tanggap sa Diyos. Pag ang buhay natin ay hindi batay kay Kristo, hindi iyon ang tunay na pagsamba. For God did not call us to be impure. Sabi sa 1 Thessalonians 4:7 and 8. Basahin natin. Sabi doon, tayo'y tinawag ng Diyos. Bakit? Upang mamuhay sa kabanalan. Hindi sa kahalayan. Amen? Kaya, ang sino mang humamak sa araw na ito, no? Paano ba natin hinahamak ang salita ng Diyos? Hindi mo tinatanggap, binabaliwala mo. Sino mang humahamak sa aral na ito ay hindi humahamak sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Amen? Kaya yung pakatandaan natin. Kahit hamakin tayo, kahit maraming sabihin sa atin masasakit, let us always tell the truth. And nothing but the truth. Yes, hallelujah. Yun ang magpapalaya sa tao. Yes, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating lagyan ng asukal ang mga bagay-bagay sa pananalita natin. Kung hindi, kung ano yung sinabi
na totoo, yun ang ating sabihin. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi tayo dito binibaby-baby. Yes. Do you want to grow with faith? Yes. Accept Jesus. Deny yourself. Take up your cross and serve the Lord with all your heart. Follow Him. We offer our bodies not as slaves, hindi alipin ng kasalanan. Tayo ay alipin ng katwiran. Romans 6:19. Ito po ang last verse na babasahin ko, mga kapatid. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paano ipinailalim ninyo noong una sa ang inyong sadili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin, para sa gawain ng Panginoon. Kailan? Isasakripisyo? Ngayon. Amen? Isuko ninyo ngayon. Kung alin pa yung hindi natin na isusuko sa Diyos, ngayon, isuko natin sa Kanya. Amen? Every day that we live para sa kaluguran ng Panginoon at para sundin ang kalooban ng Panginoon, we are performing our reasonable and genuine and wholehearted worship to God. Araw-araw ang pagsamba. Araw-araw ang pagpupuri. Amen. Araw-araw ang pagpapasalamat. Yes. Mga kapatid, every day, mabuhay ka para i-please, bigyan ng glory ang Panginoon. Yes. Yung pag-aaral mo, it's not for you. It's for the glory of God. Pagtatrabaho mo, pagsusumikap mo sa buhay, pagtulong mo sa ibang tao, it's for the glory of God. Amen. Everything we do, in every day of our life, because we belong to Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! All praises unto God, mga kapatid. And right now, I wanted to invite you in prayer, church. Amen. Right now, alam natin, mga kapatid, narinig natin, no? Malakas ang boses ko, malakas ang microphone ko. Lahat tayo, malinaw na narinig at nabasa natin. Ngayon, ang pagsuko sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo mapitawan. To surrender it to God. Gusto natin maging karangat tanggap yung pagsamba natin sa Diyos. Gusto natin ma-please ang Panginoon because He is our Lord, our Savior. He is the King of Kings of our lives. He is the Lord of Lords of our lives. Right now, surrender to Him. Ano yung mga nasa isip mo ngayon, kapatid, na hindi mo pa na isusuko sa Panginoon? Ano yung laman ng puso mo ngayon na nais ng Panginoon isuko mo sa Kanya? Isuko mo sa Kanya, kapatid. Be a living sacrifice. Ito ang tunay na pagsamba. Ito yung tunay na pagsamba, kapatid. Hallelujah. I invite you in this prayer, kapatid. I invite you, those who want to be here sa altar, you can come forward. You can come forward. If you think sa sarili mo, many things sa puso mo, sa isip mo, alam mo sa sarili mo, kung alam mo sa sarili mo, na marami ka pa, hinuhold back, nire-reserva, I invite you. Jesus is inviting you. Come, those who are weary and heavily laden, nabibigatan sa kasalanan, nabibigatan sa karumihan ng sanlibutan. Jesus is inviting you right now. Jesus is talking to you right now through His Word, through the Holy Spirit, as we worship the Lord.
right now, mga kapatid, as we sing this song, that we offer our lives as a living sacrifice. Kapatid, you can come here. You can come forward. Or you can be wherever you are, mga kapatid. It's between you and the Lord. Huwag mong isipin yung katabi mo. It's between you and the Lord. Right now, in His presence, right now, the Holy Spirit is speaking to you. He's convicting you. Right now, you surrender. He is speaking to you right now. Invite, you welcome the Lord. Lord, I welcome you in my life. Lord, hindi ko kaya kung wala ka sa buhay. In worship, as we sing praise to God, give your heart to Him. Give your heart to Him. The totality of your being. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your love and your strength. Hallelujah. We sing, church. You can raise your hands. You can rise. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. In the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Take my
isip ko na makamundo. Yes. Lahat ng mga bagay sa sarili ko, Panginoon. Yes. Nasa sarili ko nakasentro, yes, Panginoon. Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon. You can raise your hand to the Lord, kapatid. Lahat ng ito, mga kapatid, let us live up to the Lord. Sacrifice. Deny yourself. Lord, ikaw ang may-ari ng buhay ko. Hindi ako, Panginoon. Kaya naman, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Sa araw-araw, Lord. Kung ano ang nais mo, kung ano ang kalooban mo, Panginoon, siyang mangyari sa aking buhay. For your glory alone. Kung anong makamit ko, Panginoon, for your glory alone. Kung anong madanasan ko, Panginoon, for your glory alone, Panginoon. Kung anong, Lord God, mahalang gawin ko. May you continue to guide us, Lord. So that, Lord, ang mga magawa namin is for your glory alone. Salamat, Panginoon. Salamat sa grasya mo, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat sa presensya mo, O Diyos. Salamat, hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat sa kagalingan na narisip ko ngayon, na natanggap ko ngayon. My faith, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagwasak mo sa mga gawa ng Diyablo sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagumpay na mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang nananahan sa katawan na ito. Salamat, Lord Diyos. Ikaw ang may-ari ng buhay ko. Sa iyo lamang ang pagsamba at papuri at pasasalamat magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ako'y magsasabi ng Amen.